Hall seam, uy putik, ito maganda. Itong inaabangan natin, hall seam. Kasi this one is actually maganda yung push. Again, we're looking for a push na ganito, ano. We're looking for a push na ganito, yung mga merong ano, strong signal of bias. Look at the volume. Napakayami ng reversal volume ito. Yun, oh. Uy. Parang ano, noong tagal niya bago nagkaroon ng ganong volume dito. Sideways pa. 2014. So right now, may mga kumpulan ng volume to. Patayin natin. Okay. So, dito tignan natin kung anong retracement to. We're just gonna plot the Fibonacci. So, nandito pa siya sa 23.6% retracement. This is definitely not a consolidation at the highest pattern. Look at the formation of the candles. Medyo marami-rami na, no? Yung box composition. And although yung RSI 70 is supporting the price, ano? Pag mga ganito, DB50 breakout. Ang kailangan ko kang bibili dyan sa support, DB50 breakout. Nandyan ng resistance. Nandyan ng resistance. So, mag-resist, pwede mag-resist yan dito. 977, 970 to 977, tapos babagsak ulit. Tapos saka mag-create ng mas, ano, pero look at the MAs, forming na, no, ng uptrend. Inaabangan natin tong all seam, ano, kasi that's a higher low. First higher low after the breakout. This is a good, ano, no, good setup. Ano, tingnan natin tong IDC. Meron pa ba tayong trade idea dito? Sideways na, no? Ito yung mga biglang ano eh. Yun, nasa DB50 pa lang ano nito. Maganda dito sa IDC, yung box TP, sinusunod niya yan. Pagka nag-breakout siya dyan, ha? Kapag ka nag-breakout siya dyan, hindi pa pwedeng bibili ka dito. Dyan na agad ang TP mo. Hindi ganun, na kailangan meron siya dalawang harang dito na kailangan niya mano. So, M is definitely not important dito sa setup na to. Ano nga yung Fibonacci nito? Nasa 50% Fibonacci support. It's indicative of a sideways action, ano? 50% Fibonacci. So, pagka ganito, you know, very clear naman na DB50 yung pwede mo maging breakout point. 5 pesos. 5 pesos. Tignan natin ang distance nito. So, that's 10 to 11%. Pag nag-breakout ka doon. Nako, dito na mahahype si ano eh. Si Paul Friginal. Magandang itong sukatan. Sinukat kang ngunit kulang. So, ayan ang mga ano, no? Ayan ang mga basic na pag-plot. So, ayaw natin yung mga bumibili tayo sa mga nakalutang moves na ganyan. Gusto natin yung nasa trigger na tayo. It's either here or dito tayo sa support. IDC. Ba't ba tayo nagtagal dyan? Sideways. IMI. Reversal stock. Uy. Ka mga ganito, mga itsurahang mga ano, no? Mga inverted head and shoulders. Nasaan kaya ang ano nito? Mukhang dito eh. Mukhang dito ah. So dito may maliit ano. Dito meron na siya maliit pero hindi naging effective yung ano. Hindi naging effective masyado yung pag-breakout. Dito meron tayo dito ano eh. Ito yung right shoulder, left shoulder. Okay. Kala, turo ko na lang ano para. Then kapag ganito, pwede kasing mag-evolve into a bigger head and shoulders. Pero dito kasi mukhang ito talaga yung ano niya eh. Pero pagka ganon, medyo pa-downward yung slope ng head and shoulders natin. Parang pag ganon eh, no? So, pagka ganyan ang itsura,
pwedeng mas bumaba pa to. Mas bumagsak pa to. 38.2 pwede. Dito. Tapos again, syempre, buy on breakout if proven otherwise by the market. Anong tipi-tipihan nito? Let's take a look at this 5.40% din, ano? From here. From 12.87, 5.28, ano? So, okay naman kasi medyo, hindi ko makakagat eh. Medyo ano naman, medyo logical naman tong ano, no? Kasi itong party na to, meron tayong ano, parallel Darvas resistance here. So ayun, may nasa 100 MA. Ayun. So 100 MA. Okay. Wait lang ah. So kuhatin natin kung ano. Fibonacci nito. 50%. Very entire move. Double top pala ito dati, no? 38.2%. So, yung bigger move, mas... Ayan, no? 38. This is 38.2%. Okay. So, gets na natin yung IMI, ano? Buy on retracement. Or buy on breakout. IMI. Max says, another reversal stock. So, Max says... Malalim nito, ano? Malalim. Malalim pa sa malalim. Ito parang ano eh, no? Head and shoulders din to, ano? Pero masyadong malalim. Masyado na malalim to. Dapat should be not up. Ito yung 50% ng move nung ano, nandito eh. Dapat supposed, dapat maganda nandito. Pero okay lang yan. May gap up pala ito nung last Friday, ah. Okay, ah. So, dito, pagkaganito, guys, naghahanap lang ako ng resistance, ng major retracement, or major breakout. This could be a major breakout. But this, kailangan ang major retracement ito, mas malalim dapat. So, ito pa nag-breakout yan sa ano, major pwedeng pasok. Pasok! 13.83. Max says now. Ba't tinitingnan pa natin? Ayun pala yung naku po, namatay na tong stock na to. Nakawawa yung mga umasa dito. Alam mo, dito talaga eh, this goes to show na yung mga hype na yan, hindi, walang pinupuntahan yan eh. Kung pinanghawakan mo yan for kunyari, buy and forget. Naku po. Wala pa yata akong nasaksihan, na-experience na stock, na hinype, basura stock na hinype, tapos natuloy. Natuloy yung ano, siguro DD. Pero DD kasi, kung buy and forget mo yung DD, parang bagsak din eh. Yung ating weekly chart nito, ano. Parang bagsak din, kunyari, buy and forget mo, ano. Let's say, nakabili ka dito, banda, ano. Ito, 'di ba? Na hype din, tapos umangat din, ano, parabolic din. Pero let's say nakabili ka din sa cheese. Ano yung presyo niya ngayon? 20. Parang 100% pa lang in ilang years. 2014 to eh, 2014-2015 to. So 4 years, 3 or 4 years. 100% pa lang yung kinikita mo. So hindi rin siya, ewan ko ha, sa momentum swing trader, hindi rin siya magandang buy and forget ano sa akin eh. So parang ito, with the exception of this one, na ano, kung magpa questionable pa nga, wala pa yatang basura stock na hinype, mga telco na yan, for ISM, for Now, or for ano pa ba yung mga nasa ano, ECP, TBGI, ano pa ba yung mga hinahype na stock ngayon,
wala pa yata natutuloy na 4x4 forget. So kung bibili, kung magbabasura ka, huwag masyadong pangahawakan yung mga buy and forget moves. Diba? Dahil wala, ano lang yan, hausaw. Pati yung PHA. Tingnan natin yung PAL muna. PAL bago tayo mag-PHA. So, pwede ka namang mabuhay ng walang pinangahawakan na hype. Pwede ka namang mag-trade ng walang pinangahawakan na hype. So, ano bang kumbaga parang batting average ng mga hinahype na stock. Ilan ba sa kanila yung nagtuloy na pwede mong i-hold for 5 years or 10 years? So, dito sa PAL, naku po, isa rin to namatay na. May pagpatay na. Inubos yung ano, momentum dito, yung volatility. Oh. Dito sa candle sa to, inubos. Piniga. Piniga na piniga. May volume ba yan? Yun, oh, halatang piniga na piniga dito. Ginatasan ng ginatasan, tapos may debts. Yun, ganyan ang mga basura plays, guys. Yan ang mga basura moves. Piga, piga, gatas, gatasan ng gatasan, tapos debts. Ito, yung mga ganitong itsurahan, yung mga nagparabolic na ganyan, tapos bigyan nagkaroon ng blow-off, nagkaroon ng mga bounce, intraday bounce na ganyan. Ang play na lang na inaabangan natin dyan is yung mga lower high play, yung mga biglang pitik. Pero if you're looking for a high conviction play na maglalagay ka ng malaking pera, hindi na ito yon. Hindi na ito yon. Dahil ang mga ano mo na lang dyan, yung mga biglang pipitik, yung mga kunyari biglang kaching, mga ganyang pitik. Pwede ganyan, kaching, diba? One or two days. Pero kung gusto mo yung mga tipong major play, parang ito eh. Hindi na ito yung mga potential na tinitingnan natin. Unless mag-consolidate na matagal. Pero parang pinigana dito eh. Percent tingnan natin ng pero nakakita na ako ng ganito dati, yung MAC ganito din dati itsurahan yan, yikes, pero bigyan naging major play ano? Pero for now, stay away